Welcome back to our class, and I'm your teacher, Chana, your teacher for today. Always remember the Lord said, if any of you lack wisdom, let him ask of God, that giveth to all men liberally, and upbraideth not, and it shall be given him. James chapter 1 verse 5. Let's start! Mapagpalang araw sa ating lahat mga bata, maligayang pagbabalik sa ating klase. Ang ating aralin para sa araw na ito ay ang pinagmulan ng ating mundo. Ating alamin paano nga ba o saan nga ba nagmula ang ating mundo. Paano nga ba nabuo ang mundo? Ating alamin ang kwento mula sa Biblia sa susunod na video. Welcome to Biezo, our Bible story online! Nang pasimula ay nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa. Ang mundo ay walang hugis at anyo. Napapaligiran ito ng kadiliman. Sinabi ng Diyos, magkaroon ng liwanag. At nagkaroon nga! Hiniwalay ng Diyos ang liwanag sa kadiliman. Tinawag niya itong araw at gabi. Sa ikalawang araw ay sinabi ng Diyos, magkaroon ng isang kalawakan sa gitna ng tubig. At humiwalay ang tubig sa kapwa tubig. At tinawag ng Diyos ang kalawakan na langit. Nakita ng Diyos na ito ay mabuti. Noong ikatlong araw ay inihiwalay ng Diyos ang tubig sa lupa. Nilagyan niya din ito ng iba't ibang uri ng halaman. Nakita ng Diyos na ito ay mabuti. Noong ika-apat na araw ay sinabi ng Diyos, magkaroon ng araw, buwan, at bituin. Nilikha ng Diyos ang dalawang malalaking liwanag sa buong mundo. Ang araw ay sisikat sa umaga at ang buwan naman ay sa gabi. Nakita ng Diyos na ito ay mabuti. Sa ikalimang araw ay nilikha ng Diyos ang mga hayop sa karagatan. Nandoon ang iba't ibang uri ng isda na lumalangoy sa dagat. Nilikha din niya ang iba't ibang mga ibon na lumilipad sa himpapawid. At nakita ng Diyos na ito ay mabuti. At noong ika-anim na araw, ay nilikha niya ang iba't ibang uri ng hayop na naglalakad at gumagapang sa lupa. At sinabi ng Diyos, lalangin natin ang tao ayon sa ating larawan, ayon sa ating wangis. At nilikha ng Diyos ang tao ayon sa kaniyang sariling larawan. Ayon sa larawan ng Diyos, sila ay nilalang. Nilalang sila na lalaki at babae. Binasbasan sila ng Diyos at sinabing, kayo'y magpakarami. Nakita ng Diyos na ito ay napakabuti. At sa ikapitong araw, ang Diyos ay nagpahinga. Wow! Napakahusay ng Diyos! Tunay nga na siya ang Diyos na manlilikha at makapangyarihan. Ang mundo ay may hugis pabilog na may nakaumbok sa may bandang gitna at bahagyang palapad sa magkabilang dulo. Ang gilid naman nito ay matambok kaysa sa ibabaw at ilalim. Mayroong tatlong bahagi ang mundo. Una ay ang hydrosfera, heliosfera, at atmosfera. Ang hydrosfera ay ang bahaging tubig. Ang heliosfera ay ang bahaging lupa. At ang atmosfera naman ay ang bahaging hangin. Alamin natin ang pagkakaiba ng tatlo. Ang hydrosfera.
Ang hydrosphere ay binubuo ng iba't ibang anyo ng tubig. Tinatayang tatlong kapat o 3/4 o 75% ang bahaging tubig sa daigdig. Ito ay binubuo ng maliliit at malalaking katawang tubig. Ang pinakamalaking anyong tubig ay ang mga karagatan at ang pinakamalaking karagatan ay ang karagatang Pasipiko. Iba't ibang karagatan ay Arctic Ocean, Atlantic Ocean, Indian Ocean, Pacific Ocean, at ang Southern Ocean. Dumako naman tayo sa heliosfera. Ito ay ang solidong bahagi ng mundo. Ito ay binubuo ng mga bato at kalupaang nakalutang sa tubig. Ang natitirang isang kapat o 1/4 na bahagi ng mundo ay binubuo ng anyong lupa. Katulad ng kontinente. Kontinente ng Asia, Africa, Antarctica, Australia, Europa, Hilagang Amerika, at Timog Amerika. Mayroon tayong 7 kontinente. Ang bumubuo pa sa heliosfera o bahaging solido ng mundo ay mga pulo o mas kilala bilang archipelago, tangway, kapatagan, bundok, bulkan, at disyerto. Ito ang bumubuo sa bahaging heliosfera ng ating mundo. Dumako naman tayo sa atmosfera, ang panghuling bahagi ng ating mundo. Ang atmosfera ang tinatawag o ang tawag sa hanging bumabalot sa mundo. Ito ay binubuo ng nitrogen, oxygen, at iba't ibang uri ng gas at alikabok. Naunawaan ba ang ating aralin sa araw na ito? Nalaman ba ang pinagmulan ng ating mundo? Kung kayo'y nakinig, nawa ay may natutunan kayo sa ating aralin sa araw na ito. Maraming salamat! Paalam!